magandang hapon po sa ating lahat. Mayapag at panapum, naimbag, amalen, masantos yang ngarem, marhay na hapon, maayong hapon, maupay nga kulop, and asamalaykum po sa ating lahat. So, marami pong mga lingwahe tayo na kaya po akin pong itinatranslate ang aking pagbati sa inyo dahil ang daming lingwahe ng mga Pilipino. Nais ko po kayong i-welcome para sa hapon na ito sa atin pong regular na kumustahan. Isang beses sa isang linggo na tigi isang oras. At ito po ang ating ikatlong yugto po para sa hapon na ito. Ang atin pong topic ay ang pag-mainstream ng adaptasyon sa pagbabago ng klima at pagbabawas ng panganib sa sakuna upang bumuo ng katatagan at mas matatag na komunidad. Ito po ay ipapaliwanag po sa atin ng mas malalim ng atin pong punong abala sa hapong ito at hindi lang po sa hapong ito. Regular na po ito. Kami po yung lagi niyong makikita every week. Sa buong oras po ng ating hitik na talakayan sa hapong ito. Nais ko pong ipakilala ang ating punong abala, si Dr. Segundo Joaquin Romero. Okay, maraming salamat, Dada. At andito na naman tayo sa isang yugto ng ating kumustahan para sa mabuting kinabukasan. Mabilisan lang po ito, isang oras lang. Pero ito ay ginagawa natin linggo-linggo. Medyo ambisyoso, hindi ho ba? Pero naisip natin na parang bisikleta dapat yan na kung hindi natin pipidal ay babagsak yan. So yan po ang ating gustong mangyari na linggo-linggo ay magkakasama tayo para sa isang kumustahan. Ito po ay isang proyekto ng Future Earth Philippines. At gusto ko lang po magbigay ng konting paliwanag din sa Future Earth Philippines. Ito po ay ginagawa sa programang ito ni Dr. Lourdes Cruz. Pero alam po natin na ngayon, si Dr. Cruz, isang academician, ay nasa US ngayon para tumanggap ng Golden Goose Award. Wow! From the American Association for the Advancement of Science for her work on non-opioid pain reliever that has come out of her research from cone snail potent venom. So yung ating mga cone snails pala ay meron niyang lason pero kaya nating mag-isolate ang non-opioid pain reliever. At ito po ay recognized na ngayon sa buong mundo, kaya nga po sila binibigyan ng Golden Goose Award. Yan po si Dr. Cruz. At ngayon naman, ang pinagbalingan ng panahon ni Dr. Cruz, ang Future Earth Philippines, na actually, ang palagi niya pinapakita, at ipapakita po natin dito yung slide kung paano siya nagitla. Di ko ba? Nagitla sa, si Dr. Cruz dito sa imahe na ito na nanggaling sa mga scientifico na lumalabas pala na palagi nating sinasabi ang Pilipinas ay napakayaman sa natural resources pero pala kung titingnan mo yung ating ecological footprint, hindi ho ba yung ating paglustay o paggasta sa mga resources natin, ating carbon footprint and related footprints, ay kumpara natin yan doon sa biocapacity ng ating archipelago para sustentuhan yung ating pamumuhay, aba, lumalabas po na noong 1964 pa lang ay nalampasan na natin ang ating biocapacity at deficit na po tayo. Naku, matatandaan ninyo noong 1965, eto na po yung umpisa ng ating problema na dati-dati ang bango ng Pilipinas, Pearl of the Orient. Pagkatapos, eto na yung nag-umpisa yung ating mga problema sa mga komunismo, kawalan ng trabaho, hunger, and so on. So, makikita natin na yan po ang pinakabuod ng urgency kung bakit ang Future Earth Philippines ay naitayo
Ito po ay kasama katuwang ng Future Earth Global. Okay, so sa susunod pong slide, makikita natin na pinapakita dito na ang ambisyon ng Future Earth Philippines ay, ipalaguin ang paggamit ng Sustainable Development Goals. Yan po ang gusto nating gawin. Kaya nga po, ang focus ng Future Earth Philippines ay local problem solving at knowledge into action. Kaya po makikita natin na marami tayong mga academicians na kasama dito sa ating kumustahan ngayon kasi talagang binabataris natin sila na sila ay tumulong na yung kanilang kaalaman ay gawin nating problem solving action. At ang punterya po talaga natin dito, yung mga LGUs, kasi alam po natin na sila yung talagang may mandato at may resources na i-localize yung ating mga SDGs. Sabi nga po, ang gusto natin gawin ay move minds, move people, and move institutions. At yung Far East, yung Future Earth Philippines po ay nagtatatag ng mga SDG Action Centers. At nakapagtayo na po tayo ng isang University Action Network na kasama ang Cavite State University, ang Visayas State University, tsaka yung Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Ito po yung mga pilot, pero papalaguin po natin yan. So, yan po ang maikling pag-introduce natin sa Future Earth Philippines at kung bakit natin ginagawa ito. So ngayon po, ipakilala ko lang po, ito po ay pangatlong episode na natin. Ang topic natin ngayon ay Mainstreaming Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction to Build Community Resilience. Alam po natin na marami ng mga naging workshops at mga konferensya tungkol dyan, pero ito po ay pagkakataon natin na tanungin si Dr. Mahar Lagmay na makapagbigay ng mas malalim na explanation dyan. Now, alam po natin na nung nakaraan, ang previous episode natin naman ay ano ang Coastal Green Belt at bakit natin kailangan ito, sina Academician Georgian Primavera at si Benito Pacheco, ang ating mga tagapagsalita dyan. Yung pinakaunang episode, Risks and Disasters Associated with Our Lands and Seas. Si Dr. Rico Angkog ng Dos Baños at si Dr. Glenn Tabios ng UP Diliman po ang nagbigay ng paliwanag dyan. So yan po ang ating introduction sa ating episode ngayon. So, ibalik ko kayo kay Dada para maumpisahan na natin ang ating kumustahan. Ayan, maraming salamat Sir Doy, ano? Dahil alam naman po natin na medyo maraming gumagamit ng internet ngayon, si Dr. Lagmay ay lumipat lang po sa isang lugar. He needs 10 minutes para lang nawalan po kasi siya ng internet connection doon kung nasaan siya ngayon, ko lumipat lang siya. So siguro sir, baka habang hinihintay natin si Dr. Lagmay na maging ready sa kanyang internet connection, baka po maaari po nating balikan po yung mga ibang katanungan na meron tayo nung nakaraang linggo na po habang hinihintay pa. So pero yeah, kasi, bago po. Sige sir. Kasi po ang daming dumarating na mga katanungan pagkatapos nung ating talakayan. Talakayan na yung una at saka pangalawa. Kaya naisip din namin na kung meron tayong panahon ay babalikan natin yung mga katanungan na yan. At pwede po nating tanungin sina Dr. Georgine Primavera para magbigay ng karagdagang paliwanag tungkol doon sa mga katanungan na nasagap natin last time. Yes. Kasi nandiyan si Dr. Primavera. Siguro maari lang siyang magbigay ng karagdagang
mahalagang mga impormasyon tungkol din doon sa green belt, no? Coastal green belt na natalakay natin. Habang hinihintay po natin si Dr. Lagmay na maging ready sa kanya internet connection. Ma'am Georgian? Andiyan po ba kayo? Yes, ma'am. Okay ba? Yes, yes ma'am. Go. Go po. Okay, hindi ko lang 'yon ang video ko kasi medyo ang voice ko lang ang presentable. Okay. Okay, ma'am. Yali ako sa garden kasi nagpulot ng mga seeds ng ano mulabe. 308 fruits, wow, from my mulabe tree in only 9 hours. Tapos the whole night kagabi, 12 fruits lang. So mas malakas ang fruitful during the day sa mulabe. Anyway, balik tayo sa coastal green belt. Kailangan namin makita in person yan, ma'am. Yung green belt o yung mulabe? Mulabe. Ay, yung mulabe, sige. Mag-friends tayo sa social media. Puro nandun lahat ng mga trees ko. Anyway, yung sa coastal green belt, meron kaming hearing ng Climate Change Committee nung isang araw at ang discussion dun sa dalawang bills on coast ICM, Integrated Coastal Management, tsaka may isa on Coastal Green Belt. Ako, dinipensahan ko yung Coastal Green Belt na dapat nag-iisa lang siya kasi kung isama siya dun sa malaking ICM bill, matatagalan at urgent na talaga. Kailangan na yung green belt natin with 15,000 deaths a year at least, no, from the typhoons at saka billions na. Billion-billion na yung damage natin galing sa mga bagyo. Kaya yun, nasa lower house na yung sa upper house. Ewan ko kung ano nangyayari dun sa coastal green belt bill. So siguro naman malaman ng ating mga audience na yung mga scientists sa NAST hindi lang ano puro research at sumusulat ng ano ng mga papers kundi nag-ano din engaged din kami, no? We're very engaged in ano yung dissemination at saka advocacy. So yun lang. Yeah. Ako po ang isang napulot ko doon sa diskusyon natin nung nakaraan. Yung sinasabi ninyong ang bakawan ay isa lamang type ng trees, hindi ho ba, na ginagamit na pananggalang. Pwede po ba ninyong, at sinasabi ninyo na baka hindi man yun na pinaka-importante. Ang alam ng mga tao, bakawan, ito yung mga vegetation na pang-protect sa, it's a common name, pero can you give us a little bit more about the types of trees that ako, are used? Ano ito, mangroves 101. Start tayo sa ABC, sige, no? Yung mangroves, mga 40 species ang nandito sa Pilipinas. Tapos, ang naging generic term sa South, sa Visayas and Mindanao ay katunggan dahil yung pinaka importante na mangrove noon, ha, yung tungog, yun yung doon kinukuha yung ano yung dye, yung powder na dinadagdag sa tuba para yung tuba ay ma-preserve. Kaya yung tuba ay pula ang kulay dahil doon sa dye galing sa tungog. So kung hello, hello. Oh. Ano dyan na? Okay, taposin lang natin ng bigyan natin ng 2 minutes si Dr. Georgine. Okay. Another 1.5 minutes. Napakahalagang kaalaman na ito. Okay. In ano naman, in the south, in the north, in Luzon, sa Manila Bay, yung madami yung bakawan, yung bakaw, yung rhizophora, yung may stilt roots kasi protected area siya, no? Bay nga siya. So ang generic term sa Luzon, sa mga Tagalog ay bakawan for mangroves. Pero generic yun, pero marami actually 40 species of mangroves. Tapos sa seafront, hindi yung bakawan ang nandun. Yun yung pagatpat at yung piapi. So mali yung tinatanim natin sa National Greening Program, pati sa NGOs, pag nag-mangrove planting, automatically, immediately yung bakaw.
Mali yun. Naku. Walang science yun. Due to convenience lang yun. Napaka-importante po niya sinabi niyo yan. At yan ay papasundan natin siguro sa isang susunod na episode. Hindi ho ba ano yung mga mali na species na tinatanim natin? Nakala natin nakakabuti. Yun pala ay hindi tama. O sige, maraming salamat po, Academician Georgine Primavera. At ngayon, balikan na po natin si Dr. Alfredo Mahar Francisco Lagmay. Yes, pero bago ang lahat, nais ko muna pong ipakilala. Thank you, Ma'am Jurgen. Thank you so much. Napaka natuto na naman po kami. Ngayon po, nais ko pong ipakilala ang ating magiging puno ng talakayan natin sa hapong ito. At meron rin po siyang mga kasama na dalawak sa ating talakayan. Una po, nais kong ipakilala ang atin pong magiting na Filipino geologist, si Dr. Alfredo Mahar Francisco Amante Lagmay, isa pong profesor ng National Institute of Geological Sciences of the University of the Philippines. He's also from the UP Resilience Institute, I think, and also, naimbitahan po ni Dr. Lagmay, napakaswerte po natin, natito po si Honorable Francisco Garcia, the Mayor of Balanga, Bataan, and also the City Administrator of Naga City in Cebu, Engineer Arthur Villamor. So, pakinggan po muna natin kung ang presentation ni Dr. Alfredo Mahar Lagmay. Thank you po. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Alfredo Mahar Lagmay, and I am the Executive Director of the UP Resilience Institute and UP NOAA Center. I'm also a professor at the National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. For the presentation today, I have made a PowerPoint. Please let me share my screen. Okay. All right. There you go. The talk that I was asked to prepare was about mainstreaming climate change adaptation and disaster risk reduction to build community resilience. To start off with this talk, I would like to read a document from the UNIID-SEA. UNIID-SEA's name has been changed to UNDRR, but it's basically the same office. The document that I would like to read so that there will be no confusion anymore that this is internationally accepted and recommended by the United Nations is about probabilistic risk assessment. And why do we invest in probabilistic risk assessment? This document can be easily accessed in the undrr.org. Just simply Google it and it will appear. You can click on the link and this is what is said by the United Nations about probabilistic risk assessment. Because probabilistic risk assessment is very important in our climate change resilience efforts. So to avoid any more confusion, I would just like to read directly from the document. The document says that policy and investment decisions for managing disaster risk rely on a sound knowledge of the risks. During the past decade, substantial progress has been made across the world in improving tools for hazard and risk assessment and producing risk information at different levels and on different scales. Much of this information exists in the form of probabilistic models and risk data that originated in the insurance sector in response to disasters in the late 1980s and early 1990s, which were costly in terms of insurance and economic losses. Since then, probabilistic models have become a staple tool for facilitating better risk management in insurance or reinsurance and are increasingly forming the basis for comprehensive risk management strategies in civil society, government, and the private sector, ultimately enabling risk reduction, risk adaptation, and risk transfer mechanisms to be assessed individually and together
as part of a holistic approach. Probabilistic risk modeling provides estimates of risk in terms of numbers of people affected and value of losses, as well as a measure of uncertainty around those estimates. A probabilistic risk model inherently includes all possible impact scenarios. That means multiple scenarios for a specific hazard and assets located in a specific geographical area, incorporating both low frequency and high impact events and high frequency and lower impact events. It is more sophisticated than the deterministic scenario modeling, which is what we use mostly for planning our cities and municipalities of the country. And this kind of modeling employs disaster scenarios, namely a severe historical event or a worst case scenario, to communicate risk in terms of the damage or loss that could result if the disaster occurred. The probabilistic risk assessment, of course, we know involves many components like the hazard, exposure that can be populations or critical facilities or structures. And the vulnerability part is maybe you can think of it as the number of elderly in a community. That could also be the assessment of poverty. And maybe there are young children also, pregnant women, etc. So in the assessment, the overall of risk assessment, or in the assessment of risk rather, it is important that hazards be correct. And in probabilistic risk assessment, as stated in the UNIID-SEA document, there are two main approaches. One is the probabilistic risk assessment, which involve multiple scenarios of a specific hazard. Let's say, for example, a flood. Multiple scenarios are made, simulated, and verified in the field and used for planning instead of just one, which is the deterministic scenario, which in the case of the Philippines is mostly historical, anecdotal. What we need really is probabilistic risk assessment, because probabilistic risk assessment involves multiple scenarios, including scenarios that are bigger than what we have experienced, bigger than the historical record, and even those impacts or hazards that are aggravated by climate change. These scenarios are bigger than the historical record. This type of assessment, called as probabilistic risk assessment, is actually contained in the Philippine Development Plan of 2017-2022. In fact, that PDP document states, in our efforts on disaster risk reduction and climate change adaptation, these are the things that remain inadequate. They specify that there is unavailability of appropriately scaled probabilistic multi-hazard maps, and there's coarse spatial resolution of available hazard maps. I believe that this coarse spatial resolution has been already addressed, but that the problem on probabilistic multi-hazard maps has not yet been addressed until today. Now, in terms of strategies outlined in the Philippine Development Plan, they say that we need to develop, maintain, and ensure the accessibility of climate and geospatial information and services. This includes the following activities. A, completing the coverage and ensuring access to large scale, 1:10,000. This means that they need to be high resolution, probably high resolution enough to see the hazards at barangay level. And these need to be, this coverage needs to be made of probabilistic hazard maps. The probabilistic term was already defined very clearly in the UNDRR document. Now, it's not just the PDP that we see probabilistic risk assessment stated. In fact, in the 2019-001 resolution of the Climate Change Commission, which is headed by the President of the Philippines, that resolution adopts a national climate risk management framework
to address the intensifying adverse impacts of climate change. And in that same document, it states that in the National Climate Risk Management Framework, we need to have probabilistic climate risk assessment, or PCRA, which considers all possible future scenarios, likelihood, inherent uncertainties, and associated impacts of climate change, consistent with the definition of the UNDRR on probabilistic risk assessment. There are some other resolutions that try to state what was written in that original memo or original resolution 2019-01. This was followed up by CCC resolution number 2021-03, which is the resolution adopting the results framework of the Climate Change Commission to increase its responsiveness in fulfilling its mandates under Republic Act number 9729, which is the, the Climate Change Act as amended and other existing laws. There are some other climate change resolutions, resolution 2021-06, 2021-07, where the probabilistic risk assessment terms and the National Climate Risk Management Framework is highlighted. However, despite all of these statements or the recognition of the need for probabilistic risk assessments and the creation of multi-scenario hazards for a specific type of hazard like flood or storm surge or landslides, until today, there is an availability of appropriately scaled probabilistic multi-hazard maps for flood and other hydrometeorological hazards on a nationwide scale. So there's a problem. We keep on planning all of our communities for their local climate change adaptation plans and climate disaster risk assessments. But what they are using are all deterministic maps, only up to the historical record. What we really need are scenarios of climate change mainstreamed into the planning process of each and every community for all, I don't know if it's 1,600 or 1,700 cities and municipalities of our country. If we do not do that, we plan our communities only up to the historical record without planning them to adapt to climate change because the scenarios of hazards are not reflected in the deterministic scenarios. These deterministic scenarios, again, are only up to the historical record. So how do we plan for climate change if the scenarios of hazards are only up to the historical record? That needs to be changed. That needs to be addressed. And to do that, we need to work together, not just government agencies, but to get the help also of civil society, maybe academic institutions. They have a lot of experts on doing probabilistic risk assessments as well as simulations of hazards that make use of the best available technologies, because this involves knowledge on the flow of water and the physics of stability of rocks and the use of powerful computers. That can be done. So if we work all together, we might be able to address this long-standing problem of the unavailability of appropriately scaled probabilistic multi-hazard maps, which is contained in the recommendations of the United Nations Disaster Risk Reduction Office. Now, it's also at this point important to emphasize that we are in the typhoon belt and we are globally the hardest hit, probably the hardest hit amongst all of the countries that can be impacted by global warming and the adverse impacts of climate change. In fact, if you look at all of these typhoons, there are so many. And when we looked at the record of the strength of winds of the typhoons, out of the top 10 strongest typhoons in the world that happened until now, 5 of them made landfall in the Philippines. So we are really we are really at the forefront. No? We have to do something about this.
we need to address this problem because according to the climate scientists, these typhoons will become worse. They will have stronger winds. They will deliver more rain. Those that occurred only once every 100 years will occur more frequently and will have bigger problems. In fact, what we have discovered is that we lose billions of pesos, probably about 50 billion pesos a year from losses and damages. This is not considering all of the other trickle-down effects. Over a 10-year span, all of these losses and damages brought about by natural hazards, by the impacts of all of these disasters, we lose about 3% of our GDP. And that I think should be addressed. Now, just to emphasize in terms of graphics, to visualize what probabilistic risk assessment means, it would look something like this. If we have historical worst case scenario of flood based on anecdotal accounts and they are reflected in a map, it would look something like this. It would be a single scenario map of the flood hazard. When we talk about probabilistic hazard assessment, we are talking about multi-scenarios of floods. Floods that are small, floods that are bigger, floods that are much bigger. And there are also climate change scenarios of floods because according to the climate scientists, the rainfall will increase. And that needs to be reflected or converted into hazard maps, flood hazard maps in particular, because the rainfall is not the hazard. I don't know if anybody who has died from rainfall. People die from the floods spawned by torrential rain. And those floods are the hazards. So here, if we have multi-scenario hazard maps, we can reflect the historical record of floods or scenarios of floods. And we can also visualize the bigger events of the future. And we need all of these visualizations, these graphics, mainstreamed into the planning process so that during the planning process, they can anticipate the hazards of the future. And that, I believe, is what probabilistic risk assessment is all about, because it is needed to plan communities that reflect climate change scenarios. And that is the reason why we need probabilistic risk assessment. Just a more clear example is this one. This is an actual municipality that we helped in Leyte. It's one of the poor municipalities of Leyte and Samar, which we helped mainstream their climate and disaster risk assessments and local climate change action plans so that these communities can become more resilient. It was under an ADB project, I believe. Here in these municipalities, you can see a hazard map, which is deterministic, single scenario, hazard map of floods and landslides based mainly on the historical record, anecdotal accounts, eyewitness accounts, and maybe input of expert opinion. The yellow refers to low landslide susceptibility. The green color is moderate flood susceptibility. The violet is the high flood susceptibility. And this color here, apple green, is low flood susceptibility. The area in the middle is the poblacion, and radiating from the poblacion are streets with houses. So that's how we do it here in the Philippines. When they construct houses, roads, houses are immediately built on its sides. Now, when we ask the people where it is best to put the evacuation center, everybody agreed that we should put it here because they say that it has never flooded in that area. That is largely based on their anecdotal accounts of what they know, what they have experienced in the area. And some of them really would say, I've been staying here for the longest time and that's never flooded here. When we looked, however, at the flood simulations, the flood simulations
different flood simulations, multi-scenario flood simulations. One that is small, one that is bigger, and one that is much bigger. We can see that that evacuation center is in the wrong place. And if it's in the wrong place for that particular type of scenario, which is bigger than what they have experienced, and you put those people there in that evacuation center when there's imminent hazards, when there's a typhoon entering the Philippine area of responsibility, you put them there, you are actually increasing their exposure and vulnerability. When that typhoon delivers a lot of rainfall and triggers that kind of event, which is bigger than what they know, many of the people in that evacuation center will die. So why do we do that? Why do we put them into a more exposed area? That is because we have not been using probabilistic risk assessments. We have to do that because if we do not do that, we are putting people in danger with the planning process. And we cannot even claim that we are doing climate change adaptation if we use the deterministic maps, because there's nothing to adapt to climate change, because the hazards that are reflected are hazards that are only up to the historical record. So we need to do this climate change adaptation, and to do it properly, we need to do probabilistic risk assessment. Hazard maps are used that are multi-scenario and reflect climate change scenarios. Okay, so when that happens, for example, if that evacuation center gets flooded, similar to other disasters, which we always hear, no? Each and every disaster, I've worked on a lot of disasters already, no? Probably disasters over the span of 2 decades. And every time I interviewed people and every time I looked at the media interviews of survivors, this is what they say. First, this is the first time this has happened. We got surprised. We did not expect this kind of catastrophe. We've never seen this kind of flood before. Ang tagal-tagal ko na dito, landslides never happened here before. We did not expect storm surges to reach that far inland. We don't want that to be repeated. No, we need to address that problem, because this only tells us, these statements only tell us that we failed to anticipate. It is similar to that case in that municipality in Leyte, wherein everybody said that let's go there into that evacuation, let's build it here, without anticipating the hazards of the future. And if there are survivors, if there will be survivors here, they will just say, oh, it has never happened here before. This is the first time such a big flood happened here. So we want to avoid that. And to avoid that, we need probabilistic risk assessment. These maps were provided to the communities of Leyte and Samar, storm surge maps, storm surge hazard maps that were single scenario. The violet ones are the storm surge hazards in that map. You can see them actually, they're underestimates. They are underestimates of the storm surge Haiyan, the storm surges of Haiyan. The green dots that you see here are the evacuation centers. What we really needed before Haiyan made landfall was probabilistic hazard maps, multi-scenario or several scenarios of the storm surge. One that is small, one's bigger, much bigger, and high-end type of scenario. Maybe reflecting also the climate change scenarios. That way, we can easily see that the evacuation centers were in the wrong places. That is the only way by which we can address that problem, so that we won't hear the same comment anymore. Oh, we've never seen such kind of storm surge. We need to reflect those in multi-scenario hazard maps, probabilistic risk assessment, so that we can plan communities well, not just for evacuation centers, but actually for different sectors. In fact, here in the case of Haiyan, all of these evacuation centers, or most rather of these evacuation centers, 70% of them with many people in them, actually, 70% of the evacuation centers were hit by storm surges. Many people died in these
in these evacuation centers. The same case happened here in Barangay Andap. It's a barangay in New Bataan. You can see New Bataan here. And when Pablo was forecasted to pass through that area in Compostela Valley, they put all of the people or many people in an evacuation center there in Barangay Andap. That is the worst place they could be transferred to. They were put there in a more exposed area and they were rendered vulnerable. Why? Because they were asked to stay there and also prevented to get out of the evacuation center. And then the floods came in. The floods were rampaging floods, very, very high floods. But it was not just made of water. These floods were 80% boulders and 20% rocks. Evacuees were buried under probably about 3-4 meters of rubble. That's a thick pile of gravel and sand and boulders. Why do we do that? We cannot do that. We have to address that. And the way to address it is to make use of the best available science and the best available technology. It may not be perfect, but at least we're doing it in the right way. We are getting those low frequency but high magnitude events and high frequency and low magnitude events reflected into the planning process of the communities. That way, we are addressing in an anticipatory manner those events that may occur which are bigger than what is in the historical record, which is bigger than what the people know and what they have experienced. That is probabilistic risk assessment, and we need to do that. Take, for example, this. This is a landslide that happened in Naga. So that is such a huge event. It was from a height of about 230 or 270 meters. And the landslide was no small landslide. It was 1.2 kilometers long. It traveled for 1.2 kilometers and affected a lot of people in the downslope communities. The night before, people in that area at the head of the landslide were evacuated. But because the landslide traveled for 1.2 kilometers, those that were there at the foot of the landslide were also buried. So that is the lack of anticipation of bigger events than what people know. So we have looked into the plans of the Naga City local government unit, and we found that in their comprehensive land use plan, you see that they looked at the hazards for landslides and floods. No? But I believe this is a map reflecting the landslide threat. If I zoom it in, you will see the outline of the landslide of Naga City. And you can see in their plans, we have a red part there inside the landslide footprint. The one that happened, what year was that, 2019 or 2018? The red part saying that, it's dangerous there. But in these yellow places, it says that it's low susceptibility to landslide. People died here in this area. The most number of people died here. And if you look at the local disaster risk reduction and management plan, even signed by government, it says it's certified. We put these maps, mainstream it, use them to plan the community, but we are actually planning them and saying that those areas are the safest places. We need to address that. In fact, if we make use of simulations, the best technologies, we'll be able to see that those places are in danger from a landslide. Had they moved probably about 50 meters to the east, then they could have survived that landslide. The people living here, just a few were evacuated, but not the people living here because there was failure to anticipate the hazards there brought about by the same landslide.
There was failure of anticipation. We could have prevented that. How? If we use these types of maps, probabilistic hazard maps. Houses here in this area, particularly those houses here that were buried, were reflected in probabilistic hazard maps or simulations of landslides, including the runout, that all of these houses are in danger or are in the wrong places. And if they already knew that there was instability and there's going to be a trigger or it was going to experience a landslide, they could have been advised to evacuate as well and move maybe here in this area where it is the safest. And by doing that, people could have survived. People could have survived because we used multi-scenario maps that anticipated the bigger events that can happen, not just up to the historical record. The same problem happens with post-disasters, no? With post-disaster scenarios. So after the landslide happened, people were being evacuated using assessments that are only up to the historical record, that are not simulated, that are based on eyewitness accounts and expert opinion. Okay, so we see a problem arising. It actually happened, and it was even covered by media, saying that evacuees were complaining they were uneasy about the Balili move. So what is the Balili? It's a site where people were being asked to transfer. The complaint was the government decided to move the evacuees from a landslide-prone area to a storm surge-prone area from fears of getting buried by soil again. They now have to fear the possibility of drowning in the waters. Now, if we use these technologies, simulations of floods, of multi-scenarios of a specific hazard, combined with multi-scenarios of another type of hydrometeorological hazards, let's say landslide, flood, or storm surge, you can make a composite map out of them. And because we are using the best available technologies, you still leave something behind to develop. Okay, you can see the red places, which are hazardous. The orange are moderate hazard areas. The yellow are the least hazardous area. And you can see those places without any color. Those are the places where we should put evacuation centers. Those are the places where we should develop. Those are the places where we can transfer post-disaster communities that are possibly under threat from the disaster, the same type of hazard that just happened. So these are places that are considered as the safest places in the community. And we found out that even after doing or putting together all of these flood and storm surge and landslide hazard maps, there are still a lot of places in the country, roughly about 30 to 50%, depending on the area, which we can develop, quote unquote, safely. Okay, so in determining where to put the evacuees, well, we don't want to put them here in this storm surge area. Evacuees from the landslide that happened in Naga, we want to transfer them from a landslide hazardous prone area to a place that is the safest in the community, not to a place which is also unsafe from another hazard. And that is the beauty of probabilistic risk assessment and using the tools that are used by the insurance industry, using the best available technologies, they're using the best available science. You put them together and you can see that there are still places which we can develop in quote unquote the safest way, no? The safest place in the community. I think that is imperative. I think that is a thing that we need to do because we are addressing and anticipating the future hazards and not just anticipating the hazards that are within the historical record. That will address many things. We do that. So these are the safest places in the community.
see that there's still a lot. You don't need to transfer them in Balili, but you can transfer them to a place familiar to the people, affected communities, because it is just near to their place. Now, planning is not just, should not just be made for evacuation centers. Planning with probabilistic risk assessments is not just for evacuation centers. To be able to get the community to develop well, we need to plan the communities according to their vision with probabilistic hazard maps, multi-scenario maps that are multi-hazard across all sectors. Sectors of agriculture, coastal, water, health, forestry, biodiversity, environment, energy, education, tourism, infrastructure, settlement, and mining. And that is the only way by which I believe we can get their communities to develop unhampered by disasters. No poverty, zero hunger, good health and well-being, clean water and sanitation, climate action, life on land, peace and justice, and strong partnership for the goals. All of them will be achieved if we plan our communities well. Thank you very much. I end my talk here. We invited two guests wherein the UP Resilience Institute has helped the local government unit craft their comprehensive land use plan, their local climate change action plans using probabilistic risk assessment. Thank you very much. Back to you. Thank you. Okay, maraming salamat po. At napaka-importante niyang ipinahagi niyo yung probabilistic hazard maps, mukhang bago sa pandinig ng marami sa atin yan. So, pwede ba nating marinig yung discussion, reaction ng ating mga panauhing mga galing sa LGU na natulungan ninyo? Sige, we can start with the mayor. Mayor. Ayan. Let's hear it from Honorable Mayor Francis Garcia, the mayor of Balanga, Bataan. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. Naririnig po ba ako ng ayos? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear. Okay, great. Magandang hapon po. Thank you very much po kay Dr. Mahar Lagmay and sa lahat po sa inyong pag-imbita. Very important po yung presentation ni Dr. Lagmay, no? Kasi especially with climate change now, we can't really rely just on historical. Kailangan po based on the size of the water reservoir of the yung pag pag binubuhusan po ng yung area po na binubuhusan po ng tubig, ma-estimate po through science and through sa expertise po ng UP NOAA or UP Resilience Institute yung 25 year, 50 year, 100 year or even more po na possible flooding. Para nga po hindi po tayo darating sa point na sasabihin lang po natin na hindi yan nangyari dati, ngayon lang nangyari yan. So very important po ito. And ginagamit nga po namin, we together with UP NOAA and UP Resilience Institute, we formulated po our comprehensive land use plan, comprehensive development plan, local climate change action plan, and local disaster risk reduction and management plan, among others. Actually po, fan na ako ni Dr. Lagmay, even before 2014, fina-follow ko siya sa Twitter. So nung, and tamang-tama nga po, nung 2014, yung kapatid ko po yung mayor, pero advisor po ako. Kung naalala niyo po yung Typhoon Glenda na dumaan po, very dangerous typhoon, category 5, and one of only three super typhoons na category 5 na dumaan ng South China Sea. And dumiretso po ito, straight for Balanga. Buti na lang po, pinfollow ko yung Twitter ni Dr. Lagmay. And days before, nung nasa mga Bicol pa lang yung typhoon, na-warn na and na-televise nga po sa mga news na magkakaroon ng storm surge in different provinces and especially in Balanga City in Bataan. So na-advise ko po yung brother ko, kami po ay nag-evacuate, which is very rare kasi nga hindi naman kami Bicol Eastern Philippine side. Kami ay South China Sea side. Pero kami po ay nag-evacuate
to very much inland. Kasi po, ang maganda po, hindi lang po sinabi na may mataas na storm surge, sinabi po 3-meter storm surge. So we were able to estimate gano'ng kadami po yung ma-evacuate. And dahil po doon, ay wala pong casualties kami, even with the very dangerous storm ng Typhoon Glenda. So doon pa palang po, ay acquainted na po ako sa UP NOAA Institute and of course sa expertise po led by Dr. Lagmay. So dito nga po, ang inisip ko nga po, dapat incorporated not just with the city planning, pero with our national, provincial, regional planning, DPWH. Kung naalala nga po natin, of course, I'm from Region 3, yung ating mga mega dike, no, ginawa lang yan after pinatubo. Pero kapag titingnan po natin itong mga 50-year, 100-year plans, there's a good argument na kailangan po per city talaga pong merong tinatawag na parang mega dike or room to grow for our waterways para po kapag mangyari yung 100-year flood ay safe po tayo, hindi po natin iaasa lang po sa kay God yung safety po ng ating mga constituents. Pero based din po sa planning na ginawa and based po dun sa mga nakita po ay we have instructed our barangays and we have planned even more to reduce the chances po of flooding and lalo na po of high flooding dito po sa aming city. And ongoing naman po yung ating mga consultation. Kapag may nagtatayo nga po ng subdivision, minsan po nag-a-ask rin po ako ng advice kay Dr. Lagmay or sa ating UP Resilience Institute just to make sure na it won't affect yung downstream, especially po yung city center with the subdivisions that are being developed upland dito po sa Balanga City. So baka may additional questions, I'll answer po later. Pero yun po muna, baka mahaba na po yung aking sinabi. Thank you po. Maraming salamat po, Mayor Francis, na siguro kung may makita po tayo, they will key in their questions sa Q&A box and also sa chat box. Mamaya po natin balakan. Siguro po pakinggan mura rin natin si Engineer Arthur Villamor, the City Administrator of Naga City in Cebu. Opo, magandang hapon po sa inyo. Napakalaking tulong po ng ginawang naririnig mo ako, Dr. Lagmay? Yes, Engineer. Yes. Ito kayo, Engineer. Kumusta po? Salamat po sa tulong nyo nung paggawa ng mapa natin. Recently lang, tumama talaga yung mga ano mo, yung probability mo. Akala ko in the next 15 to 20 years pa, pagka-audit, tinamaan na tayo ng storm surge dito. But anyway, yung mapa talaga na ginawa ng UP, tinulungan kami dito sa Naga, very useful talaga sa paggawa natin ng comprehensive land use plan natin. In fact, yung CLUP natin dito sa Naga is final na. No? Nasa council na natin na waiting na para i-upos natin doon sa DSUD or sa atong no, DSUD ata na ang tingalan ngayon. So with that, no, saying lahat ng nandoon nung nasa mapa na ginawa na tinulungan kami na paggawa ng sa grupo ni Dr. Lagmay, yun na ang ginamit namin sa pagbango namin after we've been hit by the Typhoon Odin. So with a very short period of time mula nung December 16 ngayon, maybe this coming Christmas period, makikita na natin ulit nakabango na si City of Naga dahil din sa tulong ng mapa na yun. At sa mga bukiring ano rin doon sa lugar, sa mga far-flung barangays dito sa Naga na nakalagay doon sa mapa, very helpful pa rin yung mapa na ginamit natin from the group of Dr. Lagmay. Kasi yun na ngayon ang business namin kung saan namin tinatayo yung mga school buildings namin dito sa City of Naga.
So I hope one of these days the local government of Naga could meet the DPWH personnel to discuss everything that they are going to construct or whatever development they are going to do here in the city of Naga. They will consult us so that we can also help them in coming up the more resilient structures, infrastructures, using the map that provided by us by the group of Dr. Lagmay. So as of now, yun lang po ang ma-share ko sa inyo, and maybe with the experience yung sinabi ni Dr. Lagmay noong sa landslide, kung sana 10 years earlier nakilala na namin siya, siguro walang buhay na masasayang. But anyway, I would like to use this opportunity of extending my thanks to Dr. Lagmay and his group. Napakalaki ng tulong niyo dito sa City of Naga. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Engineer Arthur William Moore. And also thank you din kay Honorable Mayor Francis. Wala pa po akong nakikitang mga questions na nasa Q&A box natin. So baka po yung ating mga panelists na nandito, academicians, meron po silang mga katanungan para kay Dr. Lagmay, kay Mayor Francis, and also kay Engineer. Ayan, si Dr. Gregorio Del Pilar. Greg Del Pilar raised his hand. Yes, go ahead, sir. Sir Greg. Magandang hapon po sa lahat. Nagtataas po ng kamay si Dr. Villarreal. Mauna na po kayo, Dr. Villarreal, tapos tsaka ako. Hey. Sige na, nandiyan ka na, doktor eh. Ikaw na muna, susunod ako tayo. Okay. Sorry, hindi ko nakita. Nakaganon pala yung kamay. Sorry po. Okay, go. Sino po? Mauna, si Dr. Greg muna. Okay, and then si Dr. Villarreal. Okay po. Ang gusto kong itanong, dahil ang gusto nating mangyari dito sa ating ginagawa, itong kamustahan, talagang magkasama-sama yung mga taong may pangangailangan at may nalalaman sa mga nagiging problema natin na may kinalaman sa sustainability. At ang gusto kong itanong kung para nang sa ganun ay masundan ng ibang mga taga-LGU, paano na kilala ni Mayor Francis at ni o paano na establish yung link sa pagitan ni Mayor Francis halimbawa at saka ni Engineer Villamor at saka ang UP Resilience Institute? Ako po siguro mag-start. Siguro po mag-start si Mayor and then siguro si Engineer next. One of our personnel po sa planning department namin galing pong UP and familiar po with the UP NOAA Institute and UPRI. And doon po nagsimula yung collaboration. Even though, yun nga po, before then, kilala ko na rin po si, by name, si Dr. Lagmay. Pero ako po, hindi pa niya ako kilala nung before ng time na yun. Sa Twitter lang. Twitter follower si Mayor. Okay. Yes, thank you, Mayor. How about Engineer Villamor? Sa Naga po, kilala naman talaga yung pangalan ni Dr. Lagmay. Walang dito sa amin sa mga department heads, lalo na yung sa engineering at saka yung sa planning office, kilala namin yung pangalan niya. But speaking of paano talaga namin siya nakontak, may talagang alam na alam ni yung former mayor namin, ni Mayor Christine, kung sino talaga yung kukontakin na tao. At si Dr. Lagmay yun. So galing kay Mayor Christine yun. Okay. So, galing talaga sa kusa ng mga magagaling natin ng mga taga-LGU. Salamat po. Thank you po. We have, next na po siguro na mag-ask ng question si Dr. Villarreal. Already na po. Ayan. Okay. Maraming salamat. Ang aking katanungan ay halos kamag-anak ng katanungan ni Dr. Del Pilar.
dahil nakita ko yung practical application. Sa madalit salita, Academician Lagmay, paano natin kaya magagawa ng paraan na ang mga plano mong ginawa ay magawa rin sa napakaraming lugar sa buong Pilipinas na taon-taon naman ay alam natin ginadalo ng bagyo kaliwat kanan. Halimbawa, yung mga nakaririmarim na nakikita nating nangyari sa bandang northern part ng Pilipinas at saka sa Kabisayan at sa Mindanao, isa palagay ko, kung sila ay magkakaroon ng ganitong uri ng plano, ay mababawasan ang mga mangyayaring talagang nakakahindik-hindik na mga nangyayari sa ating mga mamamayan doon sa lahat na dinapuan ng mga napakalakas na bagyong taon-taon naman ni talagang tayo ay dadalawin. Sa madalit salita, paano kaya natin ito maisasagawa sa maraming bahagi ng Pilipinas? Kung hindi man lahat, sa maraming bahagi ng Pilipinas. Salamat. Sir Ruben, Academician yes. Villarreal, napakaganda po ng tanong nyo. In fact, kaya ako nga pinisente to para unang-una, yung kung ano yung nandun sa PDP na nakalagay, no, na sinabing pagkukulang at yung mga strategies na kailangan gawin. Tapos yung kung ano yung nakalagay din doon sa climate change policy, yung National Climate Risk Management Framework. Nandun na yun, 2017 pa. Inuulit noong 2019, inuulit noong 2021. Pero yung policy, hindi na i-implement. Bakit? Okay, yun ang tanong, bakit? Siguro, dapat ang unang mangyari ay implement natin yung kung ano yung nakasulat doon sa NEDA strategy, no, development plan, saka doon sa policies. Magaganda yung policies natin pero hindi na i-implement. So ngayon, doon tayo sa halimbawa, naitawid na natin yon na may kagustuhan ng i-implement talaga. Kasi ito ng mga LGUs ng Balanga, Bataan at saka yung Naga, Bataan, Naga City, Cebu. Kaya lang naman sila nag-probabilistic risk assessment kasi matatalino sila. Alam nila kung ano yung kailangan doon sa gustong mangyari doon sa community. Meron silang vision ng kanilang community. Gusto nilang mangyari yon, maabot. Kailangan ng probabilistic risk assessment na nakasulat doon sa mga policies ng climate change, ng Climate Change Commission. Kaya naghanap sila ng gagawa. No? Yun ang tingin ko nangyari dito. Kaya meron silang probabilistic risk assessment following the National Climate Risk Management Framework policy ng ating bansa. Okay. Ngayon, paano makakascade? Kasi mahirap nga naman. Ilang taon din namin ginawa yung Naga at saka itong Balanga, Bataan. Pero ang una, kailangan meron tayong seriousness sa bansa na implement natin ito. Pangalawa, paano i-implement? Pwede naman kaming tumulong. Actually, SUCs will be very, very useful. No? State universities and colleges. Pwedeng ituro ito sa mga SUCs. Yung mga SUCs, tuturo sa 10 SUCs. Tapos yung mga ibang naturoan na ituturo nila ulit para lahat ng mga SUCs all over the country will be able to help yung mga cities and municipalities within their region. Di ba? Kasi hindi lang naman ito hazard maps eh. These are hazard maps that you have to plan, that you have to use for planning across all sectors. Agriculture, tourism, education, energy, infrastructure, lahat ng sectors. So, lahat ng expertise coming from different universities, no? Pwedeng magamit yan, i-cascade yung training. And that is the only way by which we can really deliver na yung ano man yung mga adhikain ng mga communities, ng mga LGUs, na ma-plan nila without the threats of natural hazards, no? That they can develop knowing what the risks are and taking the risks kung ano man yon. But without the proper hazard maps, they will not be able to assess properly.
So, paano sila makakapag-achieve ng kanilang sustainable development goals kung year after year tinatamaan sila ng sigalot? Di ba? So we must be able to use this kind of or implement this kind of risk assessment, probabilistic risk assessment, as stated in the CCC policy, implement it, and that can, I think, be implemented well if we tap all of the SUCs. Kasi mahihirapan po talaga. Alam ko, alam ni Mayor Francis eh, alam ni Engineer Arthur kung ganong katagal ginawa yan eh. Hindi naman ganong kasimple po, hindi ba? And kahit na i-multiply nyo pa ang UPRI ng 10 beses, kulang po yun. We need to train, we need to capacitate SUCs. We need all 102 SUCs, kung yun ang bilang noon, plus private colleges and universities, para tayong lahat magtulong-tulong to mainstream climate change adaptation and disaster risk reduction to all cities and municipalities of the country. All 1,700 of them. Nako, ang dami. Malaking trabaho, no? Ang ganda ng sagot ni Dr. Lagmay, no? Pero meron tayong 454 na po. So, kailangan po nating sagutin pa po yung mga ibang katanungan. Yes, sir. Sayang to, nasimulan na rin naman itong napagandang talakay. Ang tingin ko dyan, kinakailangan maparami natin ang tulad ni Mayor Garcia at ni Engineer Villamor, hindi lamang dyan sa dalawang siyudad na yan, kundi sa maraming lugar sa Pilipinas, na pagkatapos sasabahan to ng ating mga dedicated leaders na siyang tutulong sa kanila para maisakatuparan ito. Pero yung grupo ni Dr. Lambay, kinakailangan dumami rin kayo, baka ikaw na lamang halos na inyong gumagawa ng ganyang bagay. In other words, talaga dapat ito tulong-tulong. Pagka nagkatulong-tulong tayo, palagay ko maraming lugar na hindi makakaranas ng katulad ng mga nararanas ngayong nakakaawa naman sila. Maraming salamat. Yes, Academician Villarreal, kailangan paramihin natin sila, no? Sana lang tanong na lang, Da. Pero papasadahan ko po kasi ang dami yung tanong dito. Dr. Lagmay, I am from MSU Iligan Institute of Technology. I want to know if updated ba ang lahat ng geohazard maps at lahat ng LGU sa buong bansa, just in case you have an idea po. I am somewhat worried kasi those areas in Iligan City that was badly devastated by Typhoon Sendong, meron na namang nakatira. Supposedly, wala nang titira in that area. So, the village is just beside a large river. So, updated daw po ba ang geohazard maps? Ano geohazard maps po ang pinag-uusapan natin? Are they the deterministic or the probabilistic? Kung historical, eh meron kayong makikitang ganyan. Kung probabilistic, meron din kami ginagawa, pero I don't know kung kompleto yan sa climate change for the city of Iligan. Okay, sige po. Ato, para ang mga tanong po na nandito naman ay para kay Mayor. Nakita na rin yata ni Mayor yung mga tanong. Okay, would it be possible? Eh, congratulations daw, Mayor. Okay, sige, congratulations. Pero yung tanong is, can't we have the same competence daw? Especially in the most threatened areas of the country. And in that regard, would it be possible to consider those as among the main criterion for prioritizing climate change projects? Para yan po sa'yo, Mayor. And would it be possible to identify daw private entities involved who can contribute in such climate change projects, at the same time determine legislations that will encourage or incentivize their participation? Ako po, like I said kanina, no, I think kailangan institutionalize po yung gantong planning, tong probabilistic determination po ng hazards, and incorporate po sa national, regional, provincial, then down to the city and barangay planning para po hindi rin para po holistic po yung approach natin para po kapag may project talagang incorporated po na kahit po magkaroon ng 100 year flood ay pasok pa rin po sa lahat ng parameters. So tingin ko po
kailangan pa ma-institutionalize ito talaga. May panukala po dati no, na magka-Department of Disaster Risk Management or ano, baka po high time na kailangan po ng ganun or at least incorporate po in each national agency, lalo na sa DPWH and sa RDC, Regional Development Council, and then pati po sa mga local development councils po. Itong mga ballistic blast. Maraming pong salamat, Mayor. Dr. Lagmay, how quick are we updating daw the probabilistic maps, info, or warnings? Yung para dun sa mga climate change projections, isa-isa po yun kung sino po yung mga na tutulungan namin. Like ngayon, meron kaming USAID na project to help Legazpi Legazpi, Batangas City, Iloilo, Zamboanga, Cotabato, and Borongan. So yun po ay parang kasunod doon sa Naga City tsaka dito sa Bataan na natutulungan po namin. For yung mga talagang probabilistic scenarios na makikita natin, future scenarios ng 2050 or 2100 ay yun po pa isa-isa namin ginagawa. Pero sana nga, ang gusto ko sana mangyari ay ma-implement ito on a nationwide scale. We are doing it for some, but we have 1,700 cities and municipalities in the country. And we want to help them develop their communities. No? Na alam naman namin, hindi naman namin magagawa. Pero ang importante, yung policy ay i-recognize at i-implement na yun ang gamitin. No? Hindi lang naman po kami ang nakakagawa nito. Meron naman pong ibang gumagawa nito. But mainly in the insurance industry nga lang. Diba? So, sa insurance, probabilistic hazard maps po ang ginagamit nila. If we have the ability, we have the capability to do it, use these products, no? Kasi yan ang ginagamit sa insurance. Why not? Gamitin natin para sa ating mga community, sa ating mga kababayan, para sila ay nagde-develop unhampered by natural hazard impacts so that they can attain their sustainable development goals. Ayan, thank you. Nako, alam, ang dami-dami pong tanong, no? Ganito na lang po, dahil 1 hour lang tayo. Ang gagawin po natin yung mga tanong po na nasa Q&A box at chat box ay kinocompile po namin yan at tapos i-email po natin dito sa ating mga resource person, kay Dr. Lagmay, kay Mayor, at kay Engineer, no? I-email namin and then sasagutin nila kayo through email, ano? Okay naman po sa inyong tatlo, no? So, pasensya na at meron mo lang tayong isang oras sa ngayon po, tatawagin ko po para i-synthesize. So, bigyan tayo ng summary. Ano bang nangyari sa hapon na to? Tawagin po natin si Mr. Cesar Gomez. Magandang hapon sa inyong lahat. Very interesting ang paksain ngayon ang ating kanyag na mananaliksik at nagsalita ay si Academician Mahar Lagmay. Isang matinding idea ang ipinahayag niya, ang kahalagahan ng probabilistic hazard mapping. Okay? Kailangan ng probabilistic multi-hazard mapping at isama ito sa mga plano ng pamayanan. Ang halimbawang pinupera niya ay yung mga historical maps na sabihin ng mga nakakaroon, ito nangyari na, ito hindi pa. Kailangan tumingin tayo sa hinaharap, probabilistic sa future. At binanggit ni Speaker Lagmay, yung small, bigger, and big na pwedeng mangyaring kapinsala. Nagbigay siya ng halimbawa sa Leyte, Samar, at sa Naga City na kung saan nagkulang o walang probabilistic maps ay maraming namatay o napinsala. Ang maganda sa hapon na ito ay ang dalawang nagsalita, ang si Mayor Francisco Garcia ng Balangang Bataan at si Engineer Arthur Villamor, City Administrator of Naga City. Tatlong punto ang binigyan diin ni Mayor Garcia. Una muna, yung probabilistic hazard maps magagamit sa next 25, 300 years bilang giya sa flooding. Hindi lang sa hinaharap, nagbigay siya ng halimbawa sa nagdaan ng 2014 nung siya ay advisor pa. Dahil sa mapa at tulong ni Mr. Academician Lagmay, dumating ang Typhoon Glenda na iwasan nila
maski na ang typhoons nanggagaling sa Bicol, kaladadala sa Bicol area, naiwasan nila ng dumanto sa Balanga. At ikatlong punto binigyan ni Mayor Garcia ay hindi lamang sa city planning kundi dapat sa national at regional, at binigyan niya ang mga mega dikes. Si Engineer Arthur Villamor naman ay sinabi niya na maganda ang tulong ng mga probabilistic hazard maps para sa Naga City. Doon sa question and answer, may magandang tanong si Academician Ruben Villarreal. Paano maisasagawa ito sa buong bansa? Okay? Ang sabi ni Academician Lagmay, una muna kilalanin na may mga batas at policies na tayo sa DP, PDP at Climate Change Assessment Risk Framework. No? So dapat kilalanin ito, alamin, at gamitin. Ang pagkakascade nito ay through SUCs. SUCs at the big SUCs to the smaller SUCs and even sa mga private colleges and universities. Yun lamang, Dada. Maraming salamat. Salamat, no. Bago lang po tayo magtapos, gusto ko lang pong basahin itong isang reaction dito para kay Dr. Lagmay. Based on the sharing of Dr. Lagmay, I feel that there are a lot of things to share to our students. How I wish these things could be integrated in the curriculum, not only in the basic education but also in the tertiary level. Ayan po, nako. Masyado po talagang hitik na hitik ang ating talakayan. Sana po ay masagot din ang lahat ng mga katanungan na ipinost natin sa Q&A. So, marami pong salamat una sa lahat sa ating mga panauhin ngayon, Dr. Lagmay, Mayor Francis, Engineer Arthur, marami pong salamat, and even po sa ating mga academicians na dumalo ngayon at higit sa lahat, sa mga iba-ibang LGUs, mga SUCs, universities na nandito, and even mga students na lumahok. So, marami pong salamat sa inyo. Picture taking. Okay. Yes, mag-picture taking muna po tayo. Okay. Thank you, Mayor Francis. Thank you, Engineer Arthur. Thank you. Thank you. Okay. Alright po. Smile po. One. Get well soon, Mahar. Ha? Get well soon. Oh. Parang nilagyan okay. Yata. Well sige, thank you. Greg, thank you. Marami pong salamat sa ating lahat. See you again next Friday. 4:05 p.m. Maganda na naman po ang ating topic next Friday. Thank you po sa ating lahat. Marami pong salamat. 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 Dr. Lagmay, get well again. Soon. Thank you. Papayat ka na niyan. Ang taba. Thank you. Congratulations po ulit sa ating lahat. Maraming salamat.